tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo. Dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, eh sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Good morning! Kumusta na po kayo mga kaibigan? Welcome sa December 26, 2014 edition ng programang Ang Tipo Kong Negosyo. Welcome po sa lahat ng mga tagapakinig sa huling episode na ng Ang Tipo Kong Negosyo. Sana ay naging masaya at puno ng pagmamahal ang inyong mga Pasko. Ano? Matapos ang katakot-takot na Christmas preparations, Miss Tess, ito na naman. Simula ng paghahanda ng bagong taon. Walang kamatayang New Year's resolutions. Alam niyo ba kung bakit walang kamatayan? Bakit? Kasi laging namo-move to next year. Ah, ganon. Gaya sige ng ano, nung New Year's resolution ni Marge na magpapayat, next year na lang daw. Matupad naman sana next year, no? Yung kanyang New Year's resolution na yan. Para ano, para hindi naman walang kamatayan, di ba? Oo. Para matupad na, pumayat na talaga siya. Pero sa panibagong pakikipagsapalaran sa pagpasok ng taong 2015, ang maganda sa mga bagong taon talaga, ang gustong-gusto ko sa bagong taon, Miss Tess, yung punong-puno ka ng positive energy, tsaka yung pag-asa, nakakayanin mo yung kahit anong dumating sa'yo within that coming year. Importante yan. Lalo na sa mga gustong pasukin ang negosyo, di ba? Mm-hmm. Para sa panibagong taong 2015. Yes. Kaya moving forward, ang tema ngayong umaga, ang huling hirit naming ito, ay dedicated hindi sa pagtatapos, kundi sa mga bagong simula. Gaya nga ng quotable quote na nabasa ko lang sa internet kagabi, the only impossible journey is the one you never begin. O, di ba? Bagong taon. On bagong adventure. Correct. NBSB. No business since birth. Special to dahil syempre pagtatapos na ng ano ng 2014, so kailangan bonggaseous ang ating episode. Tuloy-tuloy na po tayo para sa ating unang segmento at kasama na natin yung ating unang guest. Oo, marami sila dito ngayon with us actually. Mm-hmm. Let's start with Miss Katrina Chan. Good morning, Miss Katrina. Hello, good morning. Siya ang Associate Director for Strategy, Miss Tess, ng Idea Space Foundation. So can you tell us what Idea Space is all about? So, Idea Space Foundation is a non-profit or isa po kami non-profit organization na tumutulong sa mga aspiring na magsimula ng negosyo. Wow, that sounds promising. And we also have with us Ms. Ao Soriano, the founder of Pinoy Travel, to help us find the joy in the journey. O, diba? Naksaman. Good morning po, Ms. Ao. Yeah, good morning po sa ating mga taga-pakinig. I'm Ao Soriano. I'm from Pinoy Travel. Yes. Ang Pinoy Travel ho ay online booking for provincial buses. So kung gusto po nating pumunta ng Baguio halimbawa, kailangan ho gusto syempre natin sigurado na yung upuan natin. Mm-hmm. So mag-book na tayo ahead of time, pumunta ho kayo sa website namin, pwede ho kayong magbayad with credit card or online banking. And then pag
pupunta na kayo ng Baguio, sigurado na ho yung upuan nyo. So, hindi nyo na kailangan pumunta ng istasyon para ho magpa-reserve. Oo, tas hindi mo pa alam kung may tickets pa, di ba, Ms. Tess? Oo nga. Bakit nga ba ngayon lang tayo napunta sa ganitong level of technology? Tanungin natin mamaya. So, and we also have with us today, Mr. Rafael Mijeno from Salt Corporation. He's the co-founder and chief financial officer. Good morning! So, ako po si Raf from Salt Sustainable Alternative Lighting. Ang dinevelop po ng team namin is isang lamp na napapailaw gamit lang ang tubig at asin. Tubig at asin? Makakapagpailaw na? Opo. Ba, ibang klase yun ah. Kailan niyo po yan na-develop po? Na-develop po namin, perfect po namin yung technology nito lang, June 2014. Hindi po pumuputok yung pailaw na yan ah, kasi tama-tama, mag-new year na rin eh, di ba? So, yan ay ordinaryong ilaw lang. Opo, tsaka very safe po siyang gamitin. Wala pong materials inside na magkakos ng fire accident. Kilala nilang isa't isa, no? Dahil yes, lahat sila, para sa mga hindi nakakaalam, sila ay part ng Idea Space Foundation din, one way or another. So, tutuklasin natin yan with Ms. Katrina. Kasi what better way to start than with startups, di ba, Ms. Katrina? Yes. Kilala niyo sila from Idea Space. Yes. Sinali ba nila kanilang mga negosyo? So, sila po ang isa sa mga perfect examples na mga nag-take ng leap at meron po silang mga idea na iniisip po nilang gusto nilang gawing isang negosyo at naglakas loob silang mag-apply sa Idea Space National Competition. Wow. So sila po ang ilan sa mga examples namin na mga nanalo na Brave sa aming startup competition. Yes. So, Idea Space National Competition. Yung competition na yun, kailan ba po yun nagsimula? So, nagsimula po kasi ang Idea Space noong 2012 at 2013 po ang unang batch namin na nanalo sa national competition. Yun pong competition na yun ay open po sa lahat ng mga tao na meron silang naiisip na idea, na innovation na pwede maging solution sa isang mga problema natin sa ating bansa or sa para sa emerging markets or sa mundo rin. Mm-hmm. So, lahat po ng mga may idea ay pwedeng sumali sa competition at yung mga nanalo po ng competition ay binibigyan ng pagkakataon na mag-start up ng sarili nila ng negosyo. Hanggang pero, tatlo po ba yung pinipili? Actually, every year po ay up to 10 ang may chance na mabigyan ng pondo at matulungan na mag-start up ng kanilang negosyo. Gusto ko yan talaga, Ms. Tess. Pero kasi diba pagdating sa negosyo, pag sinabing startup, ibig sabihin dyan, ano, uncharted territories, mas madalas na bago yung idea, so mga fresh at wala pang, hindi pa nagagawa kumbaga at maraming risk involved. Pero bakit nyo piniling mag-invest sa startups? Pinili namin mag-invest sa startups kasi kung alam niyo naman, kung hindi ka rin magiging brave enough na mag-start ng something na bago, hindi ka rin magkakaroon ng potential na magkaroon ng mas malaking achievement, kumbaga. So, ang advocacy po talaga ng foundation namin is ma-promote yung science and technology-based, knowledge-based economy. At sa lahat ng, kahit makita natin sa buong mundo, ang mga malalaking pagbabago ay nanggagaling talaga sa mga innovations at sa mga taong hindi lang yung kumbaga nagawa na dati at yung ginokopya na lang, pero kung talagang bagong mga ideas at innovations na binibigyan ng pagkakataon na mag-change ng world. Right. Kailangan talaga ng mundo ang startups. They're very kumbaga, pilot in the Philippines, scale to the world. Yun po talaga. Ayun, no? Motto ang ganda namin no? Sa Idea Space. Gusto ko yan. Very ano, New Year ang feel. Pakiulit nga, isa pa nga. Pilot to the Philippines, scale to the world. No. If you have the next big idea, join the Idea Space. Paano po ba nagsimula in the first place ang Idea Space Foundation? So, ang Idea Space Foundation ay nagsimula po sa ang boss po namin na si Manny V. Pangilinan. At ang meron pong dalawang, nagkaroon din po sila ng idea nila na bakit hindi po, bakit ba hindi kaya na sa Pilipinas ay magkaroon ng mga startups at mula doon ay, kumbaga, pondohan natin. Marami namang Pilipino na may mga gandang idea talaga dyan, pero hindi lang sila nabibigyan ng pagkakataon, ng kapital para makapagsimula ng negosyo nila. So, ito po si Earl Valencia at si Martin Kuan. So, party po sila ng Meralco at Smart nung simula at as alam niyo naman po, ay party din po yun ng grupo ni Mr. MVP. Mga veterano so, na rin sa negosyo. Yun. Veterano na rin, tama. Tapos, ang nangyari ay pinitch po nila ito sa mga CEO din ng mga kumpanya para bigyan ng pondo itong foundation na to. So, since very risky nga po siya,
sinabi po namin, bigyan natin ng pagkakataon ng mga gusto magnegosyo, lagyan natin ng, gumawa tayo ng foundation para masimulan to, at doon nagsimula ang Idea Space Foundation. Mm-hmm. So that's how it's sustainable, it's funded talaga by big people, di ba? Yeah. So, in addition to sinusuportahan siya ng mga malalaking kumpanya at ang mga kumpanya din namin sa startup ay sinusuportahan ng mga kumpanyang to, kumukuha rin po kami ng maliit na equity stake sa mga kumpanya fina-fund namin. At in that way, nape-pay forward nila. So kung kumita po yung mga kumpanya, in a way, tinutulungan din naman na sila mismo ang nag-i-invest naman sa next generation ng mga startups. So like hindi po sa amin napupunta yon dahil foundation po kami. Pero sa susunod na mga startups ulit na gusto namang may pangarap din silang magkaroon ng startup business. Sa ngayon, Ms. Katrina, ilang startup businesses yung inyong inaalagaan? So, sa galing sa national competition namin, 10 per year or 10 po ang nananalo tulad ng nasabi ko kanina. Mm-hmm. Ngayon po ay 28 at malapit na maging 29 ang startups na sa portfolio namin. At pagdating ng January 15, pagkatapos ng next round namin ng competition, ay siguradong madadagdagan na naman ang kami ng 10 bagong startups. Ayun, hanggang kailan nyo sila sinusuportahan at sa papaanong paraan naman? So marami pong paraan ng pagsusuporta sa namin na binibigay. Syempre hindi lang po 'yan pera, pero may pera pong involved na mm-hmm. at least 500,000 na seed funding or pangkapital. Binibigyan. Malaking bagay 'yun. Malaking bagay na 'yon. Tapos meron din po kaming office space na binibigay, mga aparato, incorporation at legal costs. Kung hindi po taga Metro Manila, meron din po kami ino-offer na housing para makapag-startup at ng negosyo dito sa Manila. Alagang-alaga. So, alagang-alaga po talaga. Gusto ko na rin. Sali tayo. Ang importante lang po talaga is meron ka pong idea at meron ka pong nakikitang problema na gusto mong isolve at meron kang innovative solution para doon. Tapos yun nga, nagkaroon ka na, brave enough ka na i-present yung idea mo. At yung mga ibang bagay, kami na yung tinutulungan po namin sila. Baka noon, mamaya po ay ma-share ng mga startups right. namin yung experience nila sa aming programa. Nasabi nyo, 10 lang. Out of how many entries yan, karaniwan? Ang pangkaraniwan po, nakakatanggap kami ng mga up to 700 na entries. Wow! 10 out of 700, mapalad. Mapalad kayo mga kasama namin ngayong umaga. Pero doon po natin makikita na marami po talagang mga Pilipino, marami tayong mga kababayan na marami talaga silang mga naiisip na mga solusyon, nakikita ang mga problema mm-hmm. at mga potential na solusyon sa mga problema. Yung mga hindi napili, may chance pa silang sumali ulit. Join ulit. Yes, of course. So, actually, pwedeng ang isang tao, more than one ang isubmit na idea. I mean, kung hindi ka natanggap this year, kumbaga, pag-isipan mo pa, baka may refinement pa sa mga idea mo at pwede mo isubmit ulit. Paano kung sobrang dami mong idea out of the 700, sa'yo yung 100? Pwede ba yun? Pwede, kung bakit hindi, di ba? So, dumataas yung chance na manalo ka rin. Mm-hmm. What makes the cut? Kumbaga, what ano yung tips na mabibigay niyo sa para makapasok yung mga startups na nag-a-apply? May criteria po ba diyan? Yes. Mm-hmm. Ang mga tinitingnan namin ng mga startup is unang-una merong need or meron talagang nakikitang problema sa na kailangan i-solve. So kung mas malaking pangangailangan tulad ng mga ito na ang sinosolve nila ay sa transportasyon at sa basic na mga pangangailangan, mas mabuti 'yon. Mm-hmm. Tinitingnan namin din yung potential na market ng idea. So market potential. Marami bang matutulungan yung solution mo? Kasi kung ikaw lang, kahit na kakaiba talaga yung konsepto mo, pero wala namang masyadong maaapektuhan, mm-hmm. mas gusto namin yung mas malaki yung reach nga, kumbaga, nung potential na product. Mm-hmm. Tinitingnan din namin, syempre, yung technology, kung sound ba talaga yung technology, at meron talagang innovation, hindi lang yung ginaya. Mm-hmm. At finally, ang tinitingnan namin, syempre, ay yung team. So, yung kumbaga character at yung determination ng mga tao na nag-a-apply. So kung papakita, percentage doon yung character. Yung character idea. At yung skills na madadala mo so nung team nyo. So ang tinitingnan natin ay hindi lang isa-isang tao kadalasan, pero grupo din ng mga tao na nagko-complement ng skills ng isa't isa. So pag mas malakas yung team at mukhang mas kaya nyo mag-execute, syempre una idea ang susunod na niyan is execution. Mm-hmm. So kasi tinitingnan din namin yun, 'di ba, kung walang masyadong execution. Yes. Pero paano kung walang alam sa negosyo? Okay lang ba yun? Oo, at saka kung halimbawa ang negosyo na pili nila is yung simpleng sari-sari store lang. So, typically po, ang importante is kumaga, sinusubukan din naman namin ay complement yung skills ng team at binibigyan ng education. In fact, yung mga nananalo sa competition namin ay ini-enroll pa namin sa Asian Institute of Management para matuto ng mga skills tungkol sa pagninegosyo. Pero kung pagdating naman sa sari-sari store, syempre ang gusto po natin sa isang startup ay hindi lang yung local na negosyo, pero yung may potential to scale. Mm-hmm. At kaya
para mangyari yun, hindi yung kung isang tao ka lang, di naman pwede hatiin sarili mo at magmana sari-sari store. Dapat merong something kakaiba, may innovation sa idea para hindi lang yung usual na concept ng sari-sari store, pero kung may sari-sari store ka na, may kakaibang ginagawa na online, kung wari, na pinapayagan kang i-distribute yung sari-sari store mo sa mundo. Bakit hindi? Ayan na yung mga nakikinig sa atin ngayon, Marella, na maaaring interested sa dinidiscuss ngayon ni Ms. Katrina. Ito, yan yung hinahanap, ha? Oo, na criteria. Itong, sa 2015, kailan po ba yung deadline? Tapos na ba? Pwede pa bang humabol? Ay, syempre, pwede pa pong humabol. So, ang deadline po natin ay January 15 sa mga nag-iisip ng New Year's Resolution. Yan. Sipagan na, nyo na ngayon pala. Yes, na isubmit nyo ang idea nyo. Meron po kaming website sa www.ideaspace.ph. At mula dun po ay makikita niyo po yung online form para makasali po kayo sa aming competition. Right. Lastly, as a director for strategy ng Idea Space Foundation, what is the best part sa pag-aalaga ng mga startups? Ako po kasi ang kinalakihan ko po ay engineer po ako. So para sa akin ang pinakamasaya po is pag-create or na makakita po na nakakabuo tayo ng mga negosyo. Out of nothing, 'di ba? Yes, idea. Una nga po, from ideas to reality. Yun po talaga yung sa akin, yun yung nagpapasaya sa akin sa pag ng pagpapalago ng mga negosyo. All right. Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo. Dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang. Yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Sa pagbabalik po na programang Ang Tipo Kong Negosyo, diretso na tayo sa segmentong ito. At kung kanina'y nakausap natin, Marella, si Ms. Katrina Chan ng Idea Space Foundation, this time ang ating makakasama naman ay si Mr. Rafael Mijeno. First time mo? Morning again. Welcome back. So, Mr. Rafael, paano kayo na sale dito sa pag-develop ng Salt Corporation? Gayong sinabi niyo sa amin from before, wala kayong masyadong kumbaga connection yes. sa ginagawa niyo ngayon. Paano kami nasali dito? Kasi yung Idea Space, pumupunta sila sa iba-ibang school, nag-hold sila ng competition among within the school, tapos pipiliin nila yung pinakamagandang idea to like be part of yung like initial na screening ng Idea Space. So yung idea namin in-enter namin nung nagpunta sila sa school namin. So hindi kami nanalo. So second place lang yung ano namin. Eh ang kinukuha nila is the first place. So nag-apply kami online and thankfully yun na napili kami as ano then tinuloy na lang namin. Hindi ako makapaniwala hindi kayo nanalo ng first place kasi your product is amazing, honestly. Sige nga, kwento mo nga sa kanila kung anong produkto niya. Ang produkto namin is lampara siya na napapailaw gamit lang ng tubig tsaka asin. O diba? Versus fireworks. Ibang-iba talaga. Oo, pwede. Yan yung bagong ano, pailaw ng bagong taon. Tubig imbis na fireworks. Paano ito ginagawa, Raph? Maghahalo ka lang po ng 1/3 glass ng tubig tsaka 2 teaspoons ng asin. Kahit na anong asin po, iodized rock salt, kahit po salt water or natural sea water, pwede rin gamitin. Tapos meron pong compartment dun sa may lamp, isasalin mo lang. Tapos magagamit mo na po siya for up until 8 hours.
Teka, isasaksak mo ba yan sa bumbilya? Paano nangyayari itong magic na to? Actually, meron akong dalan sample. Ah, really? Patingin! Sige nga. Gulatan pala to. Wait, ano yan? Actual demonstration pa. Ito, sige. Prototype namin. Mm-hmm. So, actually, kaya rin nga siguro hindi rin sila una, nung una naming narinig yung idea, di ba? Hindi ka panipaniwala, kaya second place lang sila eh. Right. Para maganda yung konsepto. Pero sabi, pwede kaya talaga mangyari to. Pero nung isinalin nila, nabakita nilang parang magic eh. Paano nangyayari yan? So, meron siyang container. Yes. Tapos, ang nasa loob niyan is asin. Wala pa po siyang lamang asin. Meron po silang technology na ginawa dyan para sa mga kababayan nating walang access talaga sa kuryente. Yes. O pag may brownout pag na buo na may tubig? Ang tubig nasa, yung tubig so, niya nasa bottom part. So, lalagyan ng tubig dyan sa... Ano yung parang buhangin na nasa loob? At meron din siyang USB. Prepared siya mga kaibigan. Naglabas siya ng asin at naglabas siya ng tubig. So ano ba ito? Parang science experiment. Gusto niyo ng demonstration? Sige, go. Fight. Push yan. Ano po yung nasa loob nung ang container na yan? Ang dami naman yan. Di ba 2 tablespoons lang? Oo nga eh. Pero syempre, napakamura naman po ng asin at tubig kumpara sa kerosene o sa mga... Batteries, kandila, kahit kandila. Pangkarin na yung ginagamit ng mga... Ang asin ay inilalagay sa isang bottled bottled mineral water. Can you, while you're doing that, can you explain kung paano nangyayari ang magic na to? Paano umiilaw yung tubig with salt? Ang basis kasi ng technology is binase namin siya sa paggawa ng battery. So inside ng lamp, merong dalawang magkaibang bakal, dalawang magkaibang metal. Kahit an lang na metal na magkaiba? Hindi, specialized special metal. Yung okay. Special metal. So inside, tapos kasi ang battery is gumagana siya with electrolyte. So, ang electrolyte na ginamit namin dito is salt water. Sa battery, typically alkaline. So, okay. Binigyan namin yung tao na ng freedom para i-drain yung electrolyte, para i-replace nila, para magamit nila ng paulit-ulit. Mm-hmm. Kasi pag battery, once na magamit mo, dispose, bili ka na naman ng bago. So, pag binubuksan mo every time yung lamp, kailangan mo bang mag-change ng ano, ng water and salt? Yes. Isang saline solution, isang salt water solution, magagamit mo siya ng more than 8 hours. So after 8 hours, kailangan mong i-drain yung tubig and then you have to replace kung gusto mo uling gamitin. So pwedeng, kung yung tubig nasa ilalim nung contain, nung lamp, kumbaga, yung ano niya, yung battery compartment niya, kung imaginein ko na meron siyang battery na nasa ilalim. So tubig pala yun instead of anything else. Ah, yes. Ang laman po niya sa ilalim. Anong laman ng si ibabaw? Sa ibabaw, yung LED. Yung LED, yung ilaw. Ang ginamit naming ilaw is 4 na 1 watt na LED. Sabi niyo po, kayang umilaw sa loob ng 8 oras. Yes. Kapag tumatagal po ba, habang tumatagal, humihina yung kanyang ilaw? Hindi po. On or off lang po siya. Pag nawalan po ng alat yung tubig, namamatay na lang po siya. Ano, pero consistent po yung liwanag niya. Gaano kaliwanag kaya? Na-excite ako. Papatayin ba natin yung ilaw? Pwede. Mas maganda kung patayin natin yung ilaw. Taga lang, dagdagan ko. Medyo marami kasi yung tubig eh. So, mukha namang marami kang asin. Okay lang. Sorry, medyo makalat. Mga ilang kutsarang asin yung nilalagay sa isang boteng ano? Isang boteng ano? Typically kasi ang ginagamit namin is 1/3 glass lang ng tubig. Tapos dalawang tablespoon ng asin. Na medyo marami yung tubig. So, kailangan medyo balance yung salt. So, gaano katagal yung lifespan ng mismong yung lamp? Lifespan ng mismong lamp, ang basis kasi ng lifespan is yung LED. Eh. Ang buhay ng LED, it can last up to 14 years. Wow. So, kung maganda yung pag-handle mo dun sa unit, so it can last up to 14 years. Pero yung may metal kasi inside na nakokorrode once na so every once na nagka-come into contact siya with salt and water. So if you're gonna use the lamp every day, 8 hours a day, kailangan mong palitan yung bakal na yon every 6 months. Mm-hmm. Ilang unit na ba yung inyong nagagawa? Ngayon, sa ngayon po, prototype pa rin po eh. Pero we're perfecting yung design ng lamp. Tapos hopefully by January, end of January, right, early February, mag-mass produce na kami. Latest batch po kasi natin si Salt Lamp. So actually kaka-graduate lang nila. Next. Wala sa programa. Congratulations. Thank you. Ito na. Graduate ito na ang big moment. Big moment. Okay. Oh, wow.
Ayan, may ilaw na siya. May ilaw na. Walang risk ng sunog. Yes. At pwedeng magbasa sa gabi kung walang maliwanag nga. Can I just? Yes. Malaking katipiran yan, ha? Yeah. Oh. So kung parang may lampshade, di ba? Magsisilbing lampshade sa room. Sa mga room. Lugar po na talagang walang access sa kuryente, yun po yung nakita naming potential. Mm-hmm. Matutulungan po yung mga, marami pa rin po tayong mga kababayan na ilang million families ba yung sinabi niyo? Sa Philippines, meron po tayong 16 million Filipino families na walang families access. Families yan, ha? So times 5, times 10, di ba? Tapos sa ngayon, aside from perfecting yung design ng lamp, pina-perfect din namin yung capacity, yung kaya niyang ilabas na energy ay, na electricity para mas maliwanag. Tsaka aside from using it as a lamp, sa likod nung unit, meron siyang USB port. Mm-hmm. So you can also charge your smartphones. Hindi ba, mobile device. Dahil may tubig sa loob, hindi ba delikadong mabasa yung mga chinacharge? Hindi delikadong mabasa yung mga unit. So, ay yung mga phones nyo na i-charge. So, very safe siyang gamitin. Actually, if you want, I can... You can charge your phone. Kasi parang kinakabahan ako i-charge yung sa akin. At syempre, kung kukumpara nyo nga sa mga ibang alternative tulad ng kerosene, yun po talaga, pwede mag-cost ng sunog. Mm-hmm. Ito, walang emission. Yan, safe na safe. Safe na safe. At pwede pa mag-charge ng phone. Balak nyo bang gumawa pa ng mas malaki dyan, Raf? Sa ngayon po, pwede po namin lakihan, pero ang gusto po kasi namin yung portable. So ngayon mga kaibigan, para siyang handheld lamp. Pwede gamitin siyang as a household lamp or pwede rin siyang ilabas for like if you want to go camping or... Kaya niya talaga mapailaw ang isang room, ha? O imagine mo, Miss Tess, kung fisherman ka nga naman, sasalok ka lang ito na lamp. Pero pag gusto niyong i-charge yung smartphone niyo, kailangan niyong i-switch off yung light kasi... medyo dedicated yung paano function. Paano switching off? Meron siyang push button sa may harap. So, if you may switch press pa, the diba? Switch off, it's going to charge your smartphone. Mm-hmm. Gaano katagal naman yung charge na mabibigay niya per salin ng salt water? Ang charging, typically from 0 to 100, takes around 5 to 6 hours for now. Pero once na ma-perfect namin, we want to cut it in half. So, around 2-3 hours to fully charge your smartphone. So imagine niyo, 'di ba, Miss Tess, nakita niya naman maliwanag na siya as is. Yes. So kaya pa pala na lang i-increase yung liwanag niya just by using salt water. Yun lang yung kanyang fuel. So promising talaga for everyone. Yes. Ano yung vision niyo for making this? Kasi 'di ba, parang naisip niyo na lang ba over breakfast na what if gawa tayo ng ilaw out of salt and water? Ano, kasi yung sister ko before nasa Greenpeace Philippine siya. So meron silang isang immersion sa Kalinga, sa Apayao. So na tumira siya doon for 2 weeks. So na-notice niya na lahat ng tao doon ginagamit na ilaw sa gabi is kerosene-based lamp. Mm-hmm. Ang problema, every 2 days bumababa sila ng bundok para bumili ng kerosene. Eh yung distance is 50 kilometers. So naglalakad sila every 2 days for 12 hours para lang bumili ng kerosene. 12 hours for 2 days worth of kerosene? Yes. Oh my God, that's... one-fourth of a day. Oo nga. At kung na-commercialize na yung product na yan, magkano nyo ibebenta yan? Sa ngayon, we're looking to sell it for, hindi pa namin na-determine yung talagang final yung price. Pero we're looking to sell it for less than 1,000 pesos para kahit na yung... Very affordable. Sa mga NGO natin, pwede rin nila. Yung kasi yung main target namin yung mga NGOs, foundations, para sila yung... Kasi mas marami kaming matutulungan kung sila yung lalapitan namin. Mas malawak yung reach nila. Pero given off-grid sila, paano naman sila lalapitan lahat? Yung mga tagong isla, mga, diba, mataas na bundok. Kaya nga, ang tinatarget namin na market is matulungan yung mga foundations. Mm-hmm. So, Miss Katrina, talagang mahabang panahon na pag-aalaga, ano, yung dapat para sa kanila. Mm-hmm. Proud naman siguro kayo sa mga definitely nakikita yung product. Tulad nga sinabi namin sa mga Idea Space Bootcamp namin, noong una kahit kami mismo hindi kami makapaniwala, pero ngayon naman nakikita nyo na ang idea nga ni Naraf at ng kapatid niya ay naging produkto na makakatulong po talaga sa maraming tao. At syempre yung mga para sa atin naman dito na may access sa kuryente, di ba? Pag meron tayong mga brownout at mga ganyan, pwede rin po tayong makabili niya. Gusto niya mag-camping, mag-fishing. Tsaka environmental friendly talaga. Yes. Walang usok, tunay walang... at ganap.
So, next summer, magkakaroon daw ng power shortage. Uh-huh. Sabi ah, nabalitaan ko lang. May, kailan ulit mabibili itong ano nyo? Second quarter next year. So, or late second quarter next after year. After na ng power shortage, therefore. Hopefully, before the power shortage, matapos na sila mga pre-order, di ba? Meron ako pre-order. Pero large-scale production nila, alam ko. Ano pa. How to pre-order? I'm sure everyone else is asking the question. Meron kaming website. So, kung gusto nyo mag-pre-order, punta lang kayo sa www.salt.ph. At kung gusto nyo ng updates, nasa Facebook din kami. So, facebook.com/salt.ph. Mm-hmm. At kung halimbawang masira yung unit na yan, pwedeng bumalik sa inyo para ipagawa. Paano ba yung proseso? Process po for in case ng mag-malfunction, di ba? Mag-malfunction, mm-hmm. Pwede po. Opo. Pwede namang ibalik. Bagong prototype pa lang yung mga yan. So, invention pa nila. Kaya sigurado namang naalagaan kayo nila. Opo. Tsaka talagang good luck. A lot of startups, hindi nila kinoconsider yung mga mahihirap as a target market kasi nga by power, limited production capacity. So bakit kayo pinili nyo ang mga mahihirap? Ang ano po kasi, hindi po namin inisip siya as talagang business na pagkakitaan. Ang katulad nga ng sinabi ni Miss Katrina, humanap kayo ng problema, tapos kung may nakita kayong problema, bigyan nyo na solusyon kung sa paanong paraan na alam nyo. So wag niyo isipin na pagkakitaan yung mga kababayan nating mahihirap. So isipin niyo kung paano makatulong. So pag nakita naman ng tao yun na talagang sincere kayong tumulong, tutulungan nila kayo para tulungan sila. Ayun. So, thank you so much, Mr. Rafael Mihenyo. At nakita naman namin na sincere kayo diyan sa pamamagitan ng inyong produkto. Thank you. Kaya good luck, no? Thank you po. Nagbabalik po ang Tipo Kong Negosyo. Ang Tipo Kong Negosyo. Negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo. Dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang Tipo Kong Negosyo. Strict ang budget ko eh. We're back para naman sa segmentong ito. At kanina po ay narinig nyo mga kaibigan si Mr. Rafael Mihenyo, co-founder and chief financial officer ng SALT Corporation. Ibig sabihin ng SALT, Marella? Ay, sustainable alternative lighting. Tama ba? Apo. Mm-hmm. Okay. And earlier, Pasado ako sa graded recitation. Miss Katrina. Hindi ako nakatingin ah. This time, ang ating makakausap naman ay si Miss Aurora Ausoriano ng Pinoy Travel. Miss Au, muli good morning po. Yeah, good morning. So sa Pinoy Travel po, ano ba ang naging inspiration? Bakit provincial bus ticket reservations in particular, si dinami-dami ng forms of transportation sa Pilipinas? Kasi di ba pwedeng kalabaw, pwedeng ano, pwedeng bangka. Bakit provincial bus? Ako ho kasi yung family ko, taga Bawang, La Union. So nung doon ho ako pinanganak, doon din ako lumaki. And then yung father ko na nagtatrabaho dito sa Manila. So lagi kami bumibiyahe sa bus. So ang problema ho kasi doon sa bayan namin sa Bawang, wala hong bus station. So ang ginagawa namin, pito ho kami magkakapatid.
So, ang ginagawa namin, nag-aabang lang kami sa kalye, so buong pamilya, dami-dami namin bag. Kasi hindi nyo alam na kung may darating o wala. Hindi, yeah, hindi namin alam kung may darating o wala. Kung minsan may dumarating, puno na pala. Mm-hmm. So, ganun ang buhay namin noong araw, mga 20 years ago. And then napansin ko noong 2012, so nung umuwi ulit ako sa probinsya, pero syempre nakakotse na ako, no? Pero nakita ko, may mga tao, ganun pa rin sila. So, ang nakakatawa naman, nag-aabang sila sa kalye, pero meron silang mga iPhone, meron silang mga tablet. Ang social pa eh, no? Pero dirt road. Oo, ang social nila, and then nagpa-Facebook sila. Ang social nila, pero hindi sila, wala silang online booking. And then, since nakakapagbiyahe din naman kasi ako abroad, so nakikita ko sa abroad, hindi na ganun yung pamamaraan ng pagbabiyahe. Mm-hmm. So sabi ko, so bigla akong naisip yung opportunity na bakit hindi tayo magkaroon ng online booking katulad ng ginagawa sa ibang bansa. So, pero ang laging problema ho kasi sa pagninegosyo is mahirap magkumuha ng pondo. Mm-mm. Lagi ka din narinig yan. Oo, ayun, so yung pondo. No. Kasi para gumawa ho ng website na katulad nung sa amin, medyo mahal din ang malaki kailangan. Malaki ang investment. Ang kailangan. Opo. Kailangan meron akong malaking team na gagawa nung service. So, habang nag-iisip ako kung paano ko gagawin, narinig ko yung idea space. And this is in 2012, no? Mm-hmm. Mga late 2012. So sabi ko, naku, ito na yung pagkakataon, no? Lalo na it is associated with PLDT, Smart, mm-hmm. mga malalaking company. Sabi ko, naku, pag nanalo ako dito, palagay ko kayang-kaya ko nang i-launch talaga yung negosyong ito. Mm-hmm. So pinalad naman ako, kami yung unang-unang batch ng Ideas Page. Mm-hmm. So pinalad naman kami. At kami yung nanalo. So, out of 700, 10 kami yung nanalo. Yung 1 of 10. Oh, diba? Sarap ng feeling. So, nakakuha kami ng pondo. So, yun ho yung isang pinakamalaking break na nakuha namin. Ms. Tess, balita ko, first of its kind, itong ginawa ni Ms. Aud na sa provincial buses, kayo pa lang ang kauna-unahang merong ticket reservations. Pero ngayon, balita ko mayroong competitors na ba kayo? Does that mean it's good business? Dumadami niya ata ngayon, well, yun, yeah, diba? Sabi nga nila, that's the best compliment, ano? Really? Pagka ginagaya ka. So, it means na malaki talaga yung market. Mm-hmm. So, fortunately naman, kami pa rin ho yung pinakamalaki up to today. And of course, lahat ho ng paraan gagawin namin to keep that status, position o na status na kami pa rin yung pinakamalaki at pinaka-trusted ho ng ating mga bus company partners, right. And ferries also. Mm-hmm. E ngayon po, holiday season na. Marami ho ba yung nagpapabook? Naku, alas tres ng umaga na nga ho ako nakatulog ngayon. Kasi marami ho kaming ina-assist ng mga... Wala rin po pala kayo. Kasi ho yung isang kultura na gusto naming palitan sa ating mga kababayan is mag-book ho talaga ng ahead of time. Mm-hmm. So, sana ho, marami ho kasing mga nagbubook. Like kahapon, binubook nila December 22, December 23 para pumunta ng probinsya. So talagang fully book na ho talaga lahat. So how much ahead of time? Ideally ho kung peak season, lalo na ngayong Pasko, dapat as early as late November ho, wow, nagbubook na ho kami ng para sa Pasko. Ano yun? For the Christmas week pa yun? Yes. Ah. Yes. So, kaya nga ho ngayon, ang sinasabi na ho namin sa mga pasahero namin, oh, yung para ho sa Holy Week nyo next year, ngayon pa lang ho, medyo magplano-plano na kayo, i-book na natin. Oo, kulang talaga tayo sa planning, guys. Oo, kasi lalo na ho ngayon, marami na hong gumagamit ng aming serbisyo. So, yung mga nakakaalam na, nagbubook na sila kaagad. Tsaka isa pang nakikita ko dito, Ms. Tess, yung travel na mga foreigners, di ba, parang di nila alam kung saan sila pupunta. Oo. So ito, alam, meron na silang guide na meron ng ruta kasi online na siya. So bago pa sila makarating sa Pilipinas, may bus ticket na sila sa kung saan man. Oh, yun ho yung isang nakakatuwa na na-discover namin nung nilaunch namin yung service na naging popular kami bigla sa mga foreigners. Hindi ho namin ina-expect yun eh. Really? Talagang serbisyo publiko. Oo, tinitingnan ho namin dati yung mga katulad ko noon na you know, yung mga pamilya na taga-probinsya, yun ho yung target market namin. Pero nung nilaunch na ho namin yung service, nakikita namin, ang dami-dami ho namin mga foreigners na gustong pumunta ng Banawe, right. Gustong pumunta ng Vigan. Ano po ba yung pinaka-popular? Sa ngayon ho, pinaka-popular namin yung Baler. Dahil sa surfing. Dahil sa surfing. Dinadayo talaga ang Baler. Oo, yes. So yung mga, lalo na ho yung mga nagtatrabaho Monday to Friday. Mm-hmm. Pagdating ng Friday night, pagkatapos ng trabaho nila,
babiyahe na yan, and then nasa Baler sila for 2 days, and then Sunday ng hapon, babiyahe na yan pabalik ng Manila, matutulog na sila sa bus, pagising nila, diretso na sa opisina. So, marami, yun yung... May available pa ba tickets for Baler for ano this Christmas? Oh, for Baler, ho, medyo. Parang gusto na namin. Naglalabas na lang. So, at least, so, kung pumunta kayo sa website namin, doon yung malalaman kung fully booked na or hindi. Mm-hmm. Ang mahirap po kasi, pumunta ka sa istasyon para magpa-reserve only to find out na fully booked na pala. Oh, tapos saka ka mag-change plans. Oo, edi nakihalo ka pa sa traffic sa EDSA. Tama. Oh, diba? So, and Miss Au, yung tawag doon sa ticket, e-ticket na rin ba kagaya po sa airport? Ang ini-issue ho namin is, ang tawag ho namin doon is travel voucher. So, pag nag-book ka sa amin, i-email namin sa'yo yung voucher, ipiprint mo yon. Pagpunta mo sa bus station, ipapakita mo sa kanila yung voucher, and then doon nila i-issue sa'yo yung ticket. Okay. So, yung bus company pa rin ho mag-i-issue ng ticket. May nangyari na po ba na nawala yung ticket? Walang naipakita? Paano po pa ganun? Oho, kasi ho, yung may mga pasahero tayo nila na... Kasi kung hindi ba ho ngayon sa aeroplano ngayon, ipapakita mo lang sa cellphone mo pwede na. Mm-hmm. Sa amin ho, wala pa ho kami doon, but we are working towards that. So pagka ganun ho, nakikiusap na lang kami sa bus company na i-honor na rin. So yung in most cases naman, sa mobile. Oh, ipapakita sa mobile. Okay. Pero mas maganda ho talaga i-print ng right. I-print natin para less hassle na ho. Kasi yung conductor, ano, nandun pa rin siya sa level na kinokolekta niya, di ba? Oo, kasi ginagamit din ho rin nila yun para i-account yung ilan yung mga pasaherong pumasok. And then recently ho, this Christmas, ilo-launch na rin ho namin yung pagkaka-sign up namin kay To Go Travel para sa mga ferries naman. Wow, ferries! So, hindi lang provincial buses, mga kaibigan, pati ferries na rin. Lumalawak kung gusto yung pumunta ng Cebu, pwede ho kayong sumakay ng barko. Mm-hmm. Very nice. Magaganda ho kasi yung mga barko na natin ngayon. So, parang nag-cruise ka na. No? Right. So, nagbumiyahe ka na, naka-cruise ka pa. Oh, di ba? Very romantic pag-cruise, eh, di ba? Yes. So, itong platform yun na to, nasa website, mobile? Uh-huh. Tama po ba? Yung mobile app ho namin, ilalabas na very soon. So, inuuna lang ho talaga namin yung ano yung website. Uh-huh. Actually, meron na kami sa Android. Wow. Yung nga lang, hindi pa siya perfecto, inaayos pa namin. Pero then, usable na? For information purposes, right. Okay. Yes. Oh, pero mas maganda pa rin yung website namin ngayon. But next year, yung mobile app ho talaga yung magiging focus namin. Mm-hmm. Pero ang balita ko sa kanila, Ms. Tess, meron silang, although very accomplished na sila sa mga bus lines na they have a tie-up already with most bus lines. Uh-huh. Nakakailang bus lines na kayo? Sa ngayon ho, we have 10 of the bigger bus lines. Pero syempre, ang vision ho namin is isa na po lahat. Oo. Uh-huh. Pero ano po yung naging na-encounter yung challenge in the beginning sa pagpapayag ng mga bus lines na to? Nung una ho kasi talagang hindi pa masyadong maintindihan ng mga bus owners yung technology. Oo eh, kasi ang naging focus kasi talaga nila is yung pag-aalaga ng mga drivers nila, ng mga buses nila. So, hindi nila naisip yung online part. Mm-hmm. So, although they attempted, pero mahirap talagang mag-sustain din kasi ng we call it the e-commerce site eh. So ibang brain ba yun? O, ibang brain yun eh. So, na-convince naman namin sila kasi sabi namin, sir, imbis na gumawa kayo ng sarili niyong online site, kami na hong gagawa sa inyo, libre naman sa inyo. Libre pala eh. Oh, guys, pala eh. Pumayag na kayo, guys. Pwede. Ano ba? Ano to, mas maraming pasahero ang tatangkilik sa inyong bus lines kapag nakita nila yung ganitong benefit and advantage. Correct. Yes. And now, napasok kayo kay Miss Katrina, no? Pasadong-pasado sa Ideaspace Foundation. Pasok sa puso ng Ideaspace. Yes. Ano po yung tips na may iwan nyo doon sa mga gustong makalahok naman sa contest sa 2015? Malaki ho yung katulad sa sinabi ni Katrina kanina, no? Malaki ho talaga yung chances nyong mananalo kung meron kayong sinusolve na problema. Like sa case ho namin, makikita naman ho natin sa TV yung mga taong nagdadagsaan sa istasyon pagka peak season, yun ho yung sinolve namin. So darating ho yung panahon na yung mga provincial stations natin magiging parang airport na siya na pupunta ka lang doon kung meron kang reservation. Wow. So yun ho yung sinusolve namin, kaya ho siguro kami pinalad din hong manalo. So para sa mga gustong sumali, tumingin lang ho tayo sa ating paligid at marami ho tayong pwedeng isolve. Kung makahanap ka ng kakaibang paraan para masolve yung mga dati mo pang nakikitang problema, yun po talaga yung hinahanap namin sa Ideaspace. Tapos tibayan mo lang ang loob mo, pumunta ka sa website, ulitin ko lang, www.ideaspace.ph.
i-submit niya yung idea niya, malayin niya, di ba, kayo na yung next na... Oo, wala namang mawawala, di ba? Meron bang na entry fee? Para? Wala, libre diba? Para pumasok. So. Ako actually, tatlo yung sinubmit kong idea. Diba? Bakala ko 300, tatlo lang pala. Okay. So, napaka-hardware, di ba, na lampara, na physical na lamp. Meron ding mga website at software, apps, ganyan. Right. Lahat po ng mga klaseng solusyon sa mga na, hindi maraming... Hindi sila tied up with, ano, with any industry, pero basta innovative, ano, at nakakatulong talaga sa, hindi lang din sa business person, hindi lang sa entrepreneur, pero sa kapwa talaga, yun yung mahalaga, di ba? That's right. So, that's all the time we have. Last words before we go? Last word. So, yun nga po. So, if you want more information, punta lang po kayo sa website namin. So, www.salt.ph. Tapos, kung gusto nyo po ng update sa Facebook, www.facebook.com/salt.ph. Yun lang po. Okay. Thank you, Raf. And, Ma'am Au? PinoyTravel.com.ph. Planuhin ho na. Napakaganda ho ng mga tanawin sa probinsya. Mm-hmm. And the most cost-efficient way to travel is by bus and by ferry. So, punta ho kayo sa website namin kung pinaplanan nyo na yung mga gagawin nyo for next year. Ayan. And Ma'am Katrina? Kung meron po kayo ng tingin yung next big idea, wag po kayong matakot. Mag-apply lang po kayo sa www.ideaspace.ph. Ang deadline po for this year's national competition is January 15. So, this is the time, near New Year's resolution nyo. Yes. Ito pa rin nyo na, mag-apply. Oo nga, yung mga naging New Year's resolution na, yung walang kamatayang, magsisimula ako ng negosyo. Ito pa rin nyo na yan. Huwag nyo nang ipa-next. At sana maging successful sila sa susunod na taon. Yes. Diba? Okay. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much po. Okay, sumapit na yung oras sa ating pansamantalang pamaalam o talagang hindi na pangmatagalang pamamaalam na. Hindi na pansamantala, Ms. Tess. May iyak na ba tayo, Marge? So, sa aming mga panauhin ngayong umaga at sa dati pang Biyernes, simula pa noong 2012, o diba, Ms. Tess? 3 years yan. Salamat sa pagbabahagi ng inyong karanasan sa pagnenegosyo at sa pagiging gabay sa ating mga future SMEs na siyang mag-aangat sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa aming mga tagapakinig, naway nabigyan namin kayo ng inspirasyon at lakas ng loob para maging isang ganap na entrepreneur. Dahil kung napakinggan nyo yung mga dati naming episodes at talaga nakikinig kayo sa programa namin, alam nyong hindi talaga biro ang pagnenegosyo. Pero have faith, do your research, and just do it. Anything you haven't learned, you will learn along the way. At don't worry, mga kaibigan, kung in the future kailangan nyo ng konting push o kaya na-miss nyo lang kami, in-upload na namin sa Facebook at YouTube ang past episodes ng Ang Tipo Kong Negosyo na pwede nyo kong balik-balikan. Just click like to show us you care. And so, mga kaibigan, sa 3 taon ng aming pakikipagtulungan sa Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, at sa simulcast nito sa DWBR Business Radio sa FM, in behalf of the DTI Public Relations Office, kami po ay the boss na nagpapasalamat. It's been a wonderful learning experience, and not to mention my first time producing and hosting in radio, diba? Salamat kay Director Tito Cruz at sa Radyo ng Bayan Station Manager, si Sir Alan Alianige, sa technical team kina Tita Lita de los Santos at Rene Itable, sa aming piloto ngayong umaga si Sir Maynard de la Cruz, at sa aming mga co-host syempre kay Miss Tess, at minsan pag wala si Miss Tess, thank you din kay Miss Josette. Salamat kay Sir Anthony Pimentel na kundi nyo na itatanong siya yung napapakinggan yung katambalan ng boses ko sa tuwing tumutunog yung OBB namin sa simula ng programa. At syempre, sino ba namang makakalimot sa dating DTI Public Relations Office Director? Si Ms. Thelma Dumpit Murillo na siyang pasimuno ng lahat ng ito. So, maraming salamat po. Dahil kung wala kayo, wala ang Tipo Kong Negosyo. Pero bago kami magtapos, gusto ko naman marinig nyo ang boses ng aming muse, si Marjorie Posas. Hi, Marge! Hello, I'm Marge. Salamat sa lahat ng sumuporta sa Ang Tipo Kong Negosyo. Have a blessed New Year, everyone! And sa muli, Ms. Tess, ito po ang inyong lingkod, Marella Jem Castro. And this is Ang Tipo Kong Negosyo, signing off. Maligayang bagong taon sa inyong lahat. Maraming maraming salamat, Marella. Ako po si Tess Ramirez. And thank you so much din kay Mr. Maynard de la Cruz, ang aming technical engineer. Bye!